Ay, naka-GBT na siya. GBT din yung patch belt niya. So, lagi ko nito. New ISOL 125. So, ito na-regroup na. Ang lakas pa rin na nga ito. Taga-Marilao po yung may hari. So, check natin baka ang lakas ng dragging. Na-regroup na dito sa Marilao. Sabi niya yun. Gumagana po itong speedo, ma'am. Gumagana rin. Mainit-init pa eh. Lakas ng drag niya. Ayan, nabuksan na natin. So, siguro, maaaring yung dahilan yung ano niya, belt. Yung kasing condition ng belt mo ano, sumasayaw. So, may bell ako doon, titesting natin ang lagay dyan kung ano. Okay, pero ito gagalawin natin to para mas fit yung ano niya, tension ng belt. According ko yung belt. Hey, ito po yung design ng group niya. Yan. So ang atog po nito sobra. Ngayon tatry ko yung groove na screw type. Check natin kung saan ang mas better. So ayan, subukan ng bill na nilagay ko. Wala, sabi lang. Oh, ibig sabihin, ano pa lang yun, kumbaga, nasa kalahati pa lang tayo. Lalo na mamaya kung magagalaw natin yung pulley. Wala, ano wala. Pero yung pulley mo kasi, ano eh. May baywang na. So, ayan. Ganun kalupit yung screw type group. Papalit kami ng lining. So sabi ni Mami, 1,000 daw single sa kanya nung bill. So walang nangyari. Sayang, doble gastos. Sira na. Manipis na yung lining. Ayan, naabot na yung bakal. Mahal yung 1K, ma'am. Okay. Lining. So mahirap talaga magpagawa ng ano. Wawa yung customer. So ito yung bill niya. Lang nangyari kasi pinupudpud niya yung flash lining ni ma'am para marilaw po siya. So 1K po single sa kanya. Igagawin ko ulit kasi doble ng gas. So bago talaga magpagawa kailan, siyempre mag-inquire muna. Titingnan yung background. So legit. Then, thank you ma'am sa tiwala ko, ma. So gagawin ko na dapat ipuli niya. Bilang sa group. Nilagyan ko na lang group. Fix na namin yan. Okay na, ma'am. Ayos na, iba. Wala na. Thank you. Sir, dito na, sir. So, may click na naman ako sa net. JVT na ito siya ito. So, lagyan natin yung group, ang dragging. Reklamo niya, lakas lang atog ng harapan ng motor. From Blumentritt, ayaw mo. Wow! Si Idol. So, yung naka-JVT na ito.
JVT din yung watch belt niya. So, dragging issue at saka yung RP niya parang patay. So, gagalawin natin uli. Isang set. So, naka-JVT na naman sa open. Kulang pa rin daw sa kanya. So, resurface ko lang. 14 degrees. So, gagawin ko lang ito ng 13.20. Ito na naman yung issue niya, yung naka-groove, pramador siya. So, yan. Ang atog pa rin ng motor niya ito. So, babaguhin ko na naman ulit yung groove niya. So, doble na naman ang gas. So, wala tayong magawa eh. Gustong gumanda yung motor ni Sir, pang-blooming trip. Yan. Ito yung JBT na nakakabit doon sa click. So, check natin yung angle niya. Kung 13.5. 13.5 kasi nakalagay sa ano. Calibrate 0. O 0.05. Angle natin. So, nasa 15 degree yung sa JVT. Hindi siya naka-racing type angle. So, nasa 15 siya. Drive pace, check natin. 0. Same, 15. Kaya, wala siyang same stock lang ang RPM niya. So, gagawin ko ito lang. Racing type angle. So, ayan. Kaya, makikita nyo, nakakain yung makapal. So, yun yung ibig sabihin na babawasan. Na 15 degrees na. Hindi na hindi pa nare-reach yung taas. So, nakasit ko sa 13.8 degrees. Ano, ang laki ng ginawa. So, patuloy yan, 15 degree siya. Ito po yung angle ko yung isang kapo. May skill siya. From stock to aftermarket. Bumili si Idol ng aftermarket. Yung stock niya, ay bininta niya. Tapos ngayon, aftermarket, ito kalpal. Kasi medyo kulang daw, sabi niya natin. Bahagya lang naman, alisin ko lang din yung may natitirang limit ko dito. So, inanggil ko lang siya ng konti. Para mas maabot pa natin yung medyo dito sa taas. Kasi, inanggil ko siya, 13.8. From 15 degrees. Sa 15 degree ko ito. Ang stock ng JVT 15 siya. Ito na yung bell niya. Pinirmahan ko ulit. Wow! Try natin mamaya. So, ayan na siya. Pinalgal ko na ulit. Ayan na po yung finishing niya. So, ang laki ng tiwala sa akin ng customer. Biruin mo, JVT ito ha. Aftermarket. Ang mahal nito, tapos papakalkal mo ulit. Papakalkal mo. Libiro ng gastos ni Idol. So, ngayon tiwala ko dito ako. Lakas ng motor na Idol. Oh? Ano sir? Ha? Lakas ng atap. Ang lakas ng atap, di ba? So, ayan. Another satisfied na naman.